Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napapaisip kung bakit lagi na lamang po kayo'y minamalas? Pero syempre mga bossing, lagi po tatandaan, ganun po talaga, lahat ng taong pinanganak dito sa ating mundo, may kaakiba talaga yung pagsubok. At nasa atin po yan kung paano natin susolusyonan ang mga problema ngayon, mga pagsubok na yan. Ngayon po mga bossing, marami tayong unang pwedeng gawin. Unang-una mga bossing, gawin yung sentro ang itaas. Kayo huwag makakalimot magdasal. Pero may mga sikreto minsan para po matupad kagad yung ating mga wini-wish ultimo sa pagdadasal. Una, mga bossing, kailangan yung diwa ninyo, nasa wisho po kayo. Kasi kung kayo magdadasal at parang binubukan nyo lang sa inyo pong bibig, wa effect po yan. Kaya ako madalas, ginagawa ko po mga bossing, bago ako magdasal, bago ako mag-ritual, bago rin ako mag-video, umiinom muna ako ng kape para nasa diwa yung aking sinasabi mga bossing at alive na alive. At kailangan po kasi yung mga bossing, lalo na pag nagdadasal ka. Kasi may mga pagkakataon na nagdadasal ka pero nagbumubuka lang sa inyong bibig pero wala sa diwa. Parang hindi mo alam yung mga sinasabi mo. Parang binubukan nyo lang sa bibig po ninyo pero hindi nyo nararamdaman yung sinasabi ninyo. Yun po ay isang malaking ekis. Yun po ay hindi po magkakatotoo kung naman yung winch po ninyo. Kaya kailangan ko ikaw ay magdadasal sa mahalap Panginoon o gagawa ng pampaswerte, mainam na nasa diwa po yan. At damandama mo yung wini-wish po ninyo. Yung mga nangyayari sa inyo at kung ano po yung nagpapabigat na inyong kalooban, yun po yung sasabihin po ninyo mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo po yung naniniwala sa magatuma pamamaraan para mabilis na maalis ko ano yung nakakapagpalungkot sa inyo, nagpapabigat na inyong kalooban, bukod sa panalangin sa mahalap Panginoon, subukan nyo po ito. Proven po ito mga bossing. Kaya kung kayo po yung naniniwala sa magatong mga pamamaraan, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, subukan nyo po ito. Ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ng mga iba't iba mga pamamaraan para po tayo swertihin sa ating pong buhay. At itong akishare sa inyo ay isa sa mga pinaka-powerful na pamamaraan upang sa ganun tuloy-tuloy ang agos ng swerte. Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay isa sa mga proven na napakaswerte nito. Ito po yung pangalawa sa ginawa kong pampaswerte hanggang sa nagtuloy-tuloy ang agos ng swerte. Ang ginawa ko po dito, binulong ko lang po sa dahon ng laurel na mula sa aking pong puso ang lahat ng aking mga pangarap at ang lahat ng mga nais ko na mabago sa takbo ng aming pamumuhay. At pagkatapos ito mga bossing, sinabayan ko po ito ng ito pong ating star anise. Ang star anise ay isa rin sa mga proven na maswerte mga bossing. Ngayon po mga bossing, lagyan nyo rin ito ng kaparanggot na asin. At ito po ay mag-wish ka sa tatlong ito mga bossing ko, sa sangkap na tatlong ito ng asin, dahon ng laurel at yun nga po yung ating star anise na mula sa inyong pong puso. Sabihin nyo lahat ang nais po ninyo. Halimbawa, meron ka negosyo. Direct to the point ang pag-wish pagdating sa mga pampaswerte, walang sana-sana po yan. I-wish po dito, halimbawa, meron kayong negosyo. Dito sa akin negosyo ay dito ako yayaman. Or kaya, sa ina-apply akong trabaho, dito ako'y matatanggap. Ganun po mga bossing, basta direct to the point, wala na pong gamit na sana. Kasi pag gumamit ka ng sana, alanganin ka pa dyan, 50-50 pa yan eh. Pero kung ikaw ay nagdadasal sa mahalap Panginoon, dun ka gagamit na sana bilang respeto. Pero pagdating sa mga pampaswerte, walang sana-sana. Ilagay niyo po ito sa pouch na ganito mga bossing, or marami po iba-iba po tayong pouch. Basta yung paglalagyan niyo po nito mga bossing, dun niyo po siya ilagay. Para kasi baka sabihin niyo, paano yung wala pa ako lang ganito? Huwag kayong mag-alala kung ano po meron po sa inyo, okay na po yan. Or kaya meron kayong lumang damit na parang butas-butas po siya na kulay pula, or kaya kung basta kulay pula or green or dilaw or gold ang inyong paglalagyan or orange, gumawa kayo ng unton, ito po yung nasa loob mga bossing, tapos lagyan ng kaparanggot na asin, tapos mag-wish ka ng mula sa inyong pumpuso, tapos ibilad nyo po ito sa sinag po ng araw kung ngayong umaga nyo siyang gagawin or kaya mamaya pong gabi ng alas 7 or alas 8 ng gabi. Basta mag-wish po kayo. Importante po dito gumana ang ating law of attraction, kung anong ating iniisip, anong salitain niya po yung magaganap. Ngayon po mga bossing, pagtapos na po kayo na mag-wish po dito mga bossing, ang gagawin nyo lamang, ibibilad nyo lamang po siya sa sinag po ng first quarter hanggang sa kinabukasan ng umaga ng sinag naman ng araw. Kukunin nyo siya ng alas 8 ng umaga. Bitbitin kahit saan kayo magtungo. Pwede nyo ito ilagay sa ilalim ng inyo pong unan or isabit sa inyo pong main door or isabit sa inyo pong bintana kung saan po kayo ay natutulog. Kung kayo po'y naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa.
Subukan niyo po ito mga bossing. Mag-wish ka na mula sa inyong pong puso at i-mindset na kayo magtatagumpay. Lahat ng wish ay magkakatotoo mga bossing. Bukod sa sipag at tiyaga na numero uno, lagi tatandaan ang kasabihan na nasa Diyos ang awa at nasa tao po ang gawa. Kaawaan lang tayo, gagabayan, pero tayo pa rin ang kikilos. Pagdating lalo na sa usaping pera. May po mga bossing, kung kayo pinaniniwala, asya, good luck po sa inyong lahat. Alam po mga bossing, salamat po.